Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. So dahil nga sa dikit na panalo ng Los Angeles Lakers kahapon kontra sa Phoenix Suns sa quarterfinals ng in-season tournament, kasado na nga ang bakbakan ng Lakers at ng New Orleans Pelicans sa knockout semifinals game sa in-season tournament na gaganapin sa Las Vegas, Nevada. Sa game na ito ay nakikita nga ng madami ang Lakers bilang yamado, ngunit tiyak nga na magiging magandang bakbakan na ito. Dahil alam naman natin na umiikot pa din nga kay LeBron ang opensa ng Lakers. Sa game nga kahapon ay kitang kita ito. Tuwing namamay nga si LeBron, automatic na nakakagawa ng run ng Phoenix Suns. So kung ikaw nga ang kaharap ng Lakers, ang main game plan mo pa din ay kay LeBron ang focus. Dahil kapag napahirapan mo si LeBron, ang buong Lakers ang mahihirapan. At ang Pelicans nga ay may enough personnel para makagawa ng tamang game plan dito. Dahil this is so much more than Zion Williamson and Brandon Ingram. Andyan din si CJ McCollum at Jonas Valanciunas. Ngunit bukod sa kanila ay andyan din ang defensive wing duo ni Herb Jones at Trey Murphy. At ang kanilang energy boost off the bench na si Jose Alvarado. Kaya nga gumawa ni Zion, McCollum at Ingram ng 30 points. Ngunit ang kanilang young and energetic role players ang magiging tinik para sa Lakers. Ang kanilang fast-paced game at high energy ay isang bagay na kailangan i-match ng veteran lineup ng Lakers. Overall, ang performance si LeBron at kung paano mangingibabaw ang kanyang experience sa game na mako-consider natin na may playoff atmosphere ang magiging deciding factor para sa Lakers. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo magwawagi sa semifinals matchup ng Pelicans at ng Lakers? Habang tinusta naman ni Luka Doncic ang Utah Jazz, siya ay nagdala ng 29 points, 10 rebounds and 10 assists sa first half. At dahil sobrang tambak na nga ang Jazz, si Doncic ay naglaro lamang hanggang sa third quarter, kung saan nagtapos siya na may 40 points, 10 rebounds and 11 assists sa loob lamang ng 32 minutes of playing time. Nakuha nga ng Mavs ang easy win sa score na 147-97. 26 points din ang ambag ni Kyrie Irving at 17 points si Tim Hardaway Jr. in just 3 quarters. 50 points, 13 rebounds and 7 assists din si Joel Embiid sa panalo ng Philadelphia 76ers kontra sa Washington Wizards sa score na 131-126. Tumulong din si Tyrese Maxey ng kanyang 26 points and 7 assists at 19 points, 4 rebounds din si DeAnthony Melton. Panalo din ang Warriors laban sa Portland Trailblazers sa score na 110-106. Nanguna dyan ang 31 points, 5 rebounds si Stephen Curry at 10 points, 10 rebounds and 9 assists si Draymond Green. Tinalo din ang Los Angeles Clippers ang Denver Nuggets sa score na 111-102. 25 points, 8 rebounds si Paul George, 20 points, 11 assists si James Harden, 17 points si Kawhi Leonard at 17 points din si Norman Powell. Sa Denver naman ay 23 points si Jamal Murray, 18 points, 9 rebounds si Porter Jr. at 22 points, 15 rebounds and 10 assists si Nikola Jokic. Ngunit 9 of 32 lang nga siya sa field. Ang worst game nga ni Jokic ay triple-double pa din mga kaibigan.